Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang pang-negosyo recipe na street food. So let's start mga kamamsi, gawa tayo ng kwek-kwek. Kailangan natin ng tubig, suka, onion, bawang, asin, arina, soy sauce, cornstarch, pamintang durog, at saka brown sugar. So, ito ang mga ingredients sa ating gagawin na sauce ng ating kwek-kwek. Ito naman ang ingredients natin sa ating kwek-kwek. Siyempre, kailangan din natin ng quail egg. Nilaga ko na to. Kailangan din natin ng all-purpose flour seasoning. At kailangan din natin ng food color. Orange na color ito mga kamamsi. At syempre, kailangan natin ng pamprito ang oil. So, let's start. Gawin na muna natin ang ating mixture para sa ating kwek-kwek. Kailangan din pala natin ng konting asin para sa ating timpla para sa ating kwek-kwek. So, lagyan na natin ang asin. Inilagay ko na yung ating 1 cup na harina. Then, lagyan na rin natin siya ng konting seasoning. At lagyan na rin natin siya ng food color. Depende na sa inyo kung gaano karami na food color ang gagamitin ninyo. And then, kailangan din natin ng tubig na pangtunaw dito. So, i-mix na natin. So, okay na ito mga kamari. Na-mix na natin. Lagyan natin ito ng 1/2 cup na harina. I-coated natin ng harina yung ating itlog ng pugo. So, ito na. Na-coated na natin ito ng harina. So, mag-prito na tayo. Lagyan natin ito ng oil yung ating kawali. Buksan na natin ang ating stove. Then, painitin na natin ang ating oil. Gamit kayo ng stick. And then, tusukin nyo dito. And then, ganyan. Tapos, itubog nyo lang. Pagkatubog ninyo, diretso nyo dito sa kawali. So, ganyan yan. So, tusukin nyo ulit ng konti. Basta lang matusok, oh. And then, isaw-saw nyo. And then, ilagay nyo dito. Tusukin nyo to. And then, i-coated ninyo. Pagka-coated nyo, ganyan. Tapos, ilagay nyo sa mantika. Tapos, ihulog nyo na ganyan. Dahan-dahan lang. So, ayan na mga kamamsi. So, ganyan. And then, kapag maglalagay kayo, ilagay nyo lang siya sa medium heat kasi kung masyadong malakas yung apoy ninyo, the tendency is masusunog. So, after that, so ilagay nyo na siya sa heat. Ganun lang yun. Yung iba dito, okay na. So, tanggalin na natin. Tanggalin na natin yung mga luto. Malalaman nyo pag luto na yung inyong kwek-kwek kasi crispy na yung tabihan niya. So, i-off na natin ang ating stove kasi luto na lahat. So, eto na, luto na yung ating kwek-kwek. Ilagay na natin yung ating soy sauce, 1/8 cup. Ilagyan ko rin siya ng 1/4 cup na brown sugar. Ilagyan ko rin siya ng yung tagdodos na cornstarch. Then, piso na pamintang durog. Konting asin. 1 kutsarang suka. Lagyan na rin natin siya ng 3 piraso na garlic. 1 sibuyas na ginayat ko rin sa maliliit. Lagyan natin siya ng tubig. Then, i-mix natin. And then, lagyan natin siya ng 1/8 cup na harina. Then, i-mix natin. Mamaya, pagkukulangin tayo ng tubig, ay lagyan lang natin mamaya at saka brown sugar. Sasabihin ko lang sa inyo sa description box ang lahat ng ating ingredients. Sali na natin dito at magluluto na tayo ng ating sauce. Buksan natin ang ating stove into medium heat. And then, patuloy nyo lang siyang halu-haluin habang nakasalang into medium heat. Dagdagan pa natin. Bali, ang nagamit kong tubig is 1 1/4 cup. Yan. Yan ang hinahanap natin na consistency ng ating lapot ng ating sauce. Yan. Tamang-tama yan. Huwag nyong lalakasan ang inyong apoy.
So, okay na to mga kamamsi ang ating sauce. Tama-tama lang yung lapot niya. And then, dinagdagan ko ng asukal ng 1/8 cup. So, ilalagay ko sa description box ang lahat ng ingredients. I-off na natin ito. So, eto na mga kumari, bali 7 lalagyan ang nilagay ko sa 3 dosena na itlog ng pugo. Bali sa isang lalagyan ay nilagyan ko ng 5 na kwek-kwek. So, eto na mga kumari, tapos na ang ating kwek-kwek. Eto na rin yung sauce na napakasarap. I-try nyo. So, tikiman tayo mga kamamsi. So, tikman na natin. Diba, siniserve nila ito ng merong pipino. Hindi na ako gumawa ng pipino. Madali lang naman yung paggawa ng pipino. Islicing nyo lang ng maliliit yung pipino. And then, lagyan na ng suka, paminta, at saka asukal, at saka tubig. Ganun lang ang paggawa nung sausawa ng pipino. Masarap yung sauce niya. Hindi ko nilagyan ng sili kasi nandito yung apo ko. Hindi ko makain ng sili. Sana magustuhan nyo ang pangnegosyo recipe na street food na ibinahagi ko sa inyo. So, mag-shoutout na tayo. Shoutout sa aking mga subscribers. Shoutout to Leia Rafael. Ang yummy po naman yan. Pa-shoutout po Ma'am Rafael and Felix family from Bacoor, Cavite. Shoutout to Melody Mendez. Shoutout to Ate Love Channel. And shoutout to Lizelle Jose. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more of this. Thank you so much po sa supporta nyo sa aking channel. Maraming pong salamat!